kami natuloy yung paghihiring. Kasi nga, nagtalo kami yung dalawa. Eh, ngayon, nung nagtatalo kami, sabi niya sa akin, huwag mo akong duru-duruin. Ako yung salita ko, parang paliwanag po ganyan. Oh, wala po na salita yun, anak. Wala po tayo sa loob ng lupon. Bigla pong, bigla pong sumabat, hindi kita dinuduro. Oh, ako, kasi yung ganito, yung paliwanag. Di ba, minsan tayo pa nagsasalita. Tsaka wala mo ba pag ang pag-usarap, mismo sa lupon tayo. Biglang nagsalita yung anak mo, biglang sumabat ang anak mo. Ano po sinabi? Ano ang sabi ng anak mo? Kaharap ka, marami kasi. Ano sinabi? Sige. Ang sabi ng anak mo, wala nang lupon-lupon. Bawian na lang. Papatayin ko ang anak mo. Ay, hindi! Ayan! Sumalay! Anak ko, papantaan mo! Ano hindi sa anak ko? Anak ko yung mga pangalan! Teka lang po! Teka lang! Bakit siya? Papakita nga! Papakitayin mo! Teka lang! Teka lang! Teka lang! Teka lang ha! Okay, ganito yan! Kasi alam niya malika eh! Time out lang po! Teka lang, oo! Technical! Teka lang ha, teka lang. Teka, makinig muna tayo. Paano natin maintindihan? Nandito tayo sa face-to-face para mapakinggan kayo. At hanggat maaari, hindi na lumaki. Kaya nga, opo, opo. Ang mga problemang hindi na kailangan pang palakihin, harapin natin face-to-face. Okay. So, Patricia, sa side mo naman, narinig ko na lahat nung kay Ate Marat halos, no? Ang kinasasama ng loob niya, nagbanta yung anak mong 13 anyos. Minor, okay? So, ang ating kasing ugat ng paghaharap-harap ngayon ay doon sa reklamong pwede kasing ikamatay yung paghampas ng golf club. Pero dahil nakasurvive, kaya meron tayong ganitong pangyayari. Patricia, ano yung side of story mo sa kapatid mo? Sabihin ko lang po okay. Kasi... Sinabi niya, bakal yung inampas. Eh, plastic lang po yun eh. O kasi, kung plastic yun, nililalatay sa likod ko ng anak ko yun. So,